Lalain, kumusta ang paghahandang ginagawa ng Negros Oriental PNP para sa pagsisimula ng filing ng COC bukas? Ella, bago itong COC filing bukas at ang last day of registration ngayong araw ay nagsagawa na ng mga pagtitipon o meeting itong Negros Oriental PNP sa lahat ng mga COMELEC officials dito sa buong probinsya ng Negros Oriental. Walang banta sa seguridad na namomonitor sa buong probinsya ng Negros Oriental ang Philippine National Police. Ayon sa Negros Oriental PNP, sa ngayon, wala pa silang nakikita ang anumang posibleng panggugulo sa mangyayaring COC filing bukas. Puspusan na ginagawang paghanda ng Negros Oriental Police para sa pag-arangkada ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga sasabak sa 2025 election. Sa ating panayam ngayong umaga, sinabi ng Negros Oriental PNP na sa ngayon ay wala pa naman silang namomonitor na banta sa seguridad sa buong probinsya. Gayunman, hindi pa rin sila pagpapakumpiyansa at kiniyak na naka-alerto na ang kanilang puwersa. Ipapakalat nila mga pulis sa iba't ibang election offices sa October 1 hanggang 8 para magbantay ng COC filing ng mga kakandidato sa susunod na halalan. Patuloy pa rin ang kanilang intelligence monitoring at threat assessment lalo na sa 2nd at 3rd district kung saan inaasahan ang posibleng maigting na labanan sa politika. Nakabantay rin sila sa posibleng presensya ng private armed groups na posibleng magasik ng kaguluhan sa panahon ng halalan. Noong nakaraang taon, nasa 26 na miyembro o mano ng private armed groups ang naaresto ng PNP na sinasabing mga tauhan o mano ni dating Congressman Arnolfo Teves. Isa naman na nasawi habang 6 ang may pending case. Lahat dito ay may warrant of arrest, ngunit sinasabing wala na sila sa probinsya. Samantala, sinabi rin ng PNP na mayroon ring mga police security ang ilang witness sa nangyaring March 4, 2023 Pamplona Massacre kung saan nasawi si Governor Roel Digamo. Inaasahang may matindi ang labanan sa politika dito sa Negros, particular na sa magkaribal na pamilya at kaalyado ng mga Teves at Digamo. Ayon sa PNP, kailangan bantayan ng sitwasyon upang maiwasan ang anumang karasan. Samantala, Ella, aasahan natin na mag-file ngayong COC filing si Pamplona Mayor Janice Digamo at si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves na kapatid ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Pero hindi nila sinabi kung anong posisyon ang kanilang tatakbuhan. Ito ba ay magiging mayor, magiging congressman, or sa pagka-senador. Malalaman natin yan sa October 8 kasi sinasabi ni Mayor Janice na magpa-file siya ng kanyang COC. And muna ating balita muna dito sa Dumaguete City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno.